Hindi pa rin malinaw kung muli pang magagamit ang 80,000 PICOS machines na binili ng COMELEC noong 2012. Ngayong nagdesisyon na itong magrerenta ng libu-libong optical mark reader machines para sa eleksyon 2016. Kapos na raw kasi sa panahon kung ipapaayos pa ang mga lumang PICOS. Balita natin ni Teresa Andrada. Pinal na ang desisyon ng COMELEC. Magrerenta uli ito ng 93,000 na optical mark reader o OMR machine para sa 2016 elections sa halagang 7.9 billion pesos. Ang mga OMR machines na mula sa kumpanyang Smartmatic ang nagbibilang ng mga boto. Pabor daw dito ang pitong COMELEC commissioners. What are the advantages of leasing the new machines? We have been assured that the delivery of all the 93,000 OMRs can be made by January 2016 with initial delivery to occur by October 2015. And that would give the COMELEC sufficient time to test these machines as well as sufficient time to practice and to explain the features of these machines to our field personnel and to our teachers. Pero paano na ang 80,000 na PICOS machines na binili ng COMELEC noong taong 2012 lang? Ang PICOS sa isang brand ng OMR machine. Nirentahan lang din ng COMELEC ang 80,000 PICOS na ito para sa 2010 presidential elections. Pero noong taong 2012, binili na sa halagang 1.8 billion pesos at nagamit noong 2013 midterm elections. Dahil marami na sa mga PICOS ang sira at depektibo na, ibinigay ni dating COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. sa Smartmatic ang kontrata para i-repair ang mga ito ilang araw bago siya nagretiro. Pero noong Abril, idineklara ng Korte Suprema na illegal ang kontrata dahil hindi dumaan sa bidding. Tatlong opsyon raw ang pinag-aralan ng COMELEC para sa 2016 elections. Ang hybrid system o paggamit ng magkahalong manual voting at electronic transmission ng boto. Pag-upa ng 23,000 OMRs at pag-ayos ng mga lumang PICOS o ang pag-upa na lamang ng mga karagdagang pang 70,000 OMRs. Ayaw ng COMELEC sa hybrid system dahil kontra ito sa nakasaad sa batas na dapat fully automated ang eleksyon. Kung ipapaayos naman daw ang mga PICOS, kapos na sa panahon. So this was the dilemma that the Commission and Bank was in. No? That on the one hand, there was already the lease of the 23,000 new OMRs that were already awarded to Smartmatic. But we needed to augment that in order to get to 100,000 machines. And in coming up with the decision, we used or measured three factors: cost, timeliness, and technical risk. Pero nilinaw naman ng COMELEC na hindi masasayang ang 80,000 na PICOS. Pagkatapos daw ng 2016 elections, magkakaroon raw ng bidding para sa repair ng mga ito. Teresa Andrada, GMA News.